Hello, what's up sa inyo mga kabaro? Welcome po sa aking third tutorial vlog. Today, ang ituturo ko po sa inyo is tungkol po sa mga libro. So, ito po yung tinatawag na List of Radio Signals. Admiralty List of Radio Signals. So, una po sa lahat, sa barko po, napakadaming klase ng libro. So, ito pong i-discuss natin, yung pag-aaralan natin ngayon ng libro is, isa tingin ko, ito po yung isa sa mga pinaka-importanting libro na madalas nating magamit sa bridge. Actually, ito pong libro na to, yung list of, Admiralty List of Radio Signals, marami po siyang volume, hanggang 6 po siya. So, gusto kong i-discuss siya kasi nakikita kong importante po siya at madalas po siyang ginagamit, lalo na ng mga officers po sa bridge. Bakit? Kasi po, let's say, halimbawa, naghahanap po tayo ng mga information regarding sa zone description, sa pilot station, sa mga weather, sa mga maritime radio stations, tungkol sa mga GMDSS. So, nandito po sa libro na yun. Halos nandito po yung mga information na yun. Ngayon, gusto ko siyang i-discuss sa inyo kasi maganda po na sana mabilis natin siyang mahanap or yung mga specific information na mabilis natin mahanap. Kasi, ito pong libro na to, actually, bawat volume niya, may mga specific siya na information na nakalagay. No? Tapos, yung mga specific na information na yun, madalas nangyayari na minsan tinatanong ni Sir Kapitan, no? Kaya madalas kailangan natin sa barko. Katulad kunyari ng sa zone description, ano? Ng isang bansa, tatanungin tayo ni Sir Kapitan, ano ba yung zone description na ginagamit dito sa, kunyari, sa Jamaica or sa Taiwan? Ganyan, tatanungin tayo. Alam na kagad natin kung ano yung bubunutin natin na volume kung kabisado po natin siya. So, sa dulo po ng video na to, ituturo ko po sa inyong technique na paraan ko kung paano ko po siyang kinabisado, paano ko po makakabisado yung mga libro ng mabilis para pag hinahanap po tayong information, alam natin kung ano yung bubunutin natin na libro. Kasi sobrang actually, 6, tapos meron mga sub-sub pa yan, may mga part-part pa yan. Kung paano po natin siya makakabisado ng mabilis. Ayan. Kasi minsan nga, katulad niya, naghahanap tayo ng mga zone description, o kaya minsan si Sir Kapitan, tatanungin ka, ano ba yung position ng pilot station, kunyari, sa isang specific na lugar? Alam mo kung ano yung volume na kailangan mong bunutin or kunin, ano? So, unang-una, gusto ko i-discuss sa inyo na ang list of Admiralty radio signals ay meron pong 6 na volume. Yung NP-281, may part 1 and part 2. Okay? Yung NP-282, may part 1 and part 2. Ayan. Yung NP-283, na may part 1 and part 2 din. NP-284, ayan. NP-285. Tsaka yung muling-uli, yung NP-286, na may part 1 hanggang 8. Ayan. So, ano po ba yun? So, unahin po natin yung NP-281. NP-281. So, kunin po natin dito. Ito. So, ito po. Ito po yung NP-281. Volume 1 na may part 1 and 2. Ito actually part 2 po ito. So, ibig sabihin dalawa po itong libro. Bakit po dalawa yung libro niya? No? Dito po natin nakikita sa likod yung reason kung bakit dalawa siya. Ayan. So, sa likod po ng libro, makikita nyo, di ba may NP-281. So, yung mundo po, hinati niya sa dalawang part. No? Yung etong sa side na to, ayan, NP 281 part 2, ayan naman, sa parte niya na naman, Pilipinas, ayan, and Brazil, okay? So, ayan, nahati po siya sa dalawa. So, ano po ba yung laman ng NP-281, no? Or NP-281? So, ang NP-281 po ay Maritime Radio Stations. So, sa loob po ng maritime radio stations, sa loob po nito, makikita po natin yung mga tungkol sa VHF, mga
radio telephony or MFA chip na libro ay na mga information. Mga tungkol sa registrations po to, maritime registrations, sa mga telephone number ng registrations, mga radio telex number, okay? Mga schedule ng mga pagpapadala ng mga mensahe sa via telex, okay? Mga MRCC informations, nandito po mga MRCC numbers nila, information, mga MRCC na mga MMSI number, mga pollution reporting, nandito rin po mga information sa pollution reporting, radio telex and testing. Yan. So saan po ba ginagamit ito? Kasi yung isa sa tingin kong madalas na ginagamit dito sa maritime registration ito, yung telex reporting, no, yung telex testing. Punta po tayo ng China, nagte-testing po tayo ng telex, ano? Marami po sa ating mga segundo or mga second officer or mga officials na familiar po dito sa pagte-testing ng telex. So ito po yung ginagamit natin, ito po yung kailangan ng libro na tignan natin para sa pagte-testing po noon ng telex natin, yung sa Inmarsat. Ito yung nagpapadala ka ng sa kanila, magme-message ka, kunyari sa Shanghai, 'di ba? Yung Shanghai XSG +210. Lalagay mo yun sa telex number. Tapos, yung GA Plus, papadala ka sa kanila. Tapos, mag-message ka, GA Plus. Tapos, mag-message sila sa inyo ng mga message. Yung magsasagutan po kayo ng mga MRCC stations. Tapos, pag gusto mong testing yung telex mo, mag-send ka ng TST Plus. Ayan, ito po yun. So, nandito po yun sa libro na yun. Ito nyo po makikita yan. So, nakikita ko po na ito, madalas ginagamit to doon. Itong libro na to, madalas ginagamit po para doon. At kung may mga ibang information pa po, katulad sa mga maritime radio stations, na halos nandito po lahat. Okay? Ayan. So, ito po ay may dalawang part. May dalawang part po. Ito po ay 281 part 1 and part 2. Dalawa po ito. Okay, next. Tunda po tayo sa next. Ito naman ay ang MP-282 or yung volume 2, no? Meron din po siyang part 1 and part 2. Ayan, volume 2, MP-282, part 1 and part 2. So, ganun din po siya. Makikita niyo po rito sa likod. Dinati rin po siya sa dalawa. So, kung nasaan po yung location nyo, let's say, halimbawa, nasa Pilipinas kayo, so, nandito kayo sa portion na to, ang kailangan nyo gamitin is NP2822. Okay? So, yun po yung gamit nga, no? O. Tapos, kung kunyari naman, nasa Australia kayo, ayan, ganun din na kailangan nyo gamitin. Ayan. So, ito yung kukunin nyo, 2NP2. So, ano po ba ang laman ng NP2822? Meron po itong dalawang volume. Specific na information po na ibinibigay nito ay tungkol saan. Ito yung differential GPS, DGPS, legal time, radio time signals, and electronic position and fixing system. So, madalas po, ang laman nito is related sa mga time. Yeah, related sa time. So, ang laman po sa loob nito, dito po natin makikita yung mga oras, mga tungkol sa oras, tungkol sa zone descriptions, mga radio time signals, at mga daylight saving times. Oh, ano po ba 'yon? So ito po yung libro na sinasabi ko sa inyo. Pag halimbawa may hinahanap po si Sir Kapitan minsan ng mga kahit tayo, mga navigational officer, may hinahanap po tayo ng mga information tungkol sa oras, kung ano song description nila. So dito po natin makikita 'yon. So sige, sir, subukan po natin magbuklat ng isa. Halimbawa hinahanap po natin yung song description ng Pilipinas, okay? So, ito, pupunta po tayo sa legal time. Ayan, sa legal time. Hanapin po natin yung Philippines. Ayan, Philippines. So, yun, negative 8. Ayan, so dito po yun. Kasi alam po natin na yung barko, nagta-travel po tayo sa iba't ibang bansa na may magkakaibang zone description. So, kailangan po natin yan malaman. Malaman yung zone description nila kasi hindi naman parehas yung zone description minsan na pinabayahan ng isang barko. Minsan, kunyari, ang galing tayo sa Japan, ang zone description natin na sa Japan is negative 9. Well, pag pumunta po tayo ng US, minsan positive 8, conforme po sa kung may daylight saving time sila. So, nandito rin po yun, pati yung schedule ng daylight saving time. Kung makikita nyo dito sa may parting gilid. Yan. Yung sa daylight saving time, okay? Siguro sa ibang
sa ibang vlog ko na i-discuss sa inyo yung tamang pagkuha ng oras at pag-apply ng mga zone description, ayan, sa ano pa, ano, sa ibang vlog ko na sa i-discuss sa inyo. So ay sa next na lang, bro. So 283. Yeah. So 283 NP 283 ay para saan po siya? Ang libro po na ito ay para sa Maritime Safety Information Services. Ayan. Maritime Safety Information Services. So NP 283-1. So meron din po itong dalawang volume. Volume 1 and 2. Ayan, nahati rin po siya sa dalawa. So ito po yung bansa kung nasaan lugar ka dyan sa mundo natin. Doon mo hahanapin kung anong volume ang kukunin mo, kung NP 282 volume 1 ba o volume 2. So para saan naman to? Ito madalas po rin itong ginagamit. Bakit? Kasi dito po sa Maritime Safety Information Service, ang laman po nito ay tungkol saan? Sa mga NAVTEX, radio facsimile, radio weather services and navigational warning, meteorological codes and ice reports. So paano po natin 'tong nagagamit? May time po kasi tayo sa 283 ah, 283. May time po kasi na pag bumabiyahe tayo, kailangan po natin ng weather, no? Weather facts. Kailangan po makakuha po tayo ng weather facts. Pag halimbawa bubuksan po natin yung facts natin, yung facsimile natin sa barko, ito po ititignan natin. Sige, pakita ko po sa inyo. Buksan po natin. Dito sa North Pole. Ayan, ha. Itong sa gilid na to, ito yung weather, ito yung coverage ng weather na pinoprovide nung weather stations or yung radio stations. Yan yung binibigay niya na ano, na information dito sa lugar na to. Kunyari ba may bagyo, kaya doon natin to nagagamit eh. Kung may bagyo, bubuksan lang natin yung ano natin, weather facts natin, yung facsimile natin. Tapos ipapasok natin, ayan, titignan po natin dito sa side na to. Ayan, sa Northwood yung papadala natin. Ibubuksan natin yung facts natin, bubuksan natin tong frequency na to. Tapos kung anong oras siya pinapadala. So hahanapin lang po natin dito yung surface analysis para meron pong wind at meron pong wind at may bagyo, yung may low and high pressure dun sa mismong facts na ibibigay sa atin. Yan, ito dito po yun. So dito po madalas ginagamit yun. So ito, sa tingin ko madalas po talaga natin pong bubuksan, lalo na pagka bumabiyahe na po. Gusto ko lang ulitin sa inyo, paano po natin kakabisado yung libro, kasi sobrang daming information nga sa loob na paano natin siya mabilis na makakabisado, ano, itong mga libro na alam na agad kung ano yung bubunutin natin. Kung halimbawa specific para sa time, ano yung kailangan natin bunutin. Mamaya ako po i-discuss sa inyo. So ito na po, NP 283. Next is 280 NP 284 or yung volume 4. So isa lang po to, wala po tong part 1 and part 2, nag-iisa po lang siya. Para saan naman siya? Ayan, meteorological observation stations. O yun, mga information ng ano, ng mga meteorological na stations na ayan, nagbibigay ng oras ng pagbabato nila, mga ganyan, mga tungkol sa mga radio stations na meteorological ano, observation stations. Ito yun, yung mga nagbabato din dun sa NP 283. So ito, so wala mong masyadong information to kung makikita na masyadong gamit na gamit, pero kung gusto nyo nang tignan, buksan nyo po yan pagkadating nyo sa board. So ayan. So next is ito po. Ito, isa sa pinaka-importante din ito. Ito po ay ang NP 285 or yung Global Maritime Distress and Safety System, yung GMDSS. Yan. So ano po ba ang laman ng GMDSS? Napaka-importante po na ito. Yung NP 285, nandito po yung Global Maritime Distress. Ibeto po ngayon, yung Global Maritime Distress Safety System. Ang mga informasyon na nakalagay dito, mga distress alerting from ship to shore or ship to ship. Nandito po yung mga Inmarsat informations, Navarrea, ayan, yung navigational warning area, okay. Yung VHF management sa sending ng distress, nandito po yun.
yung mga pagka-cancel ng distress. So napaka-importante na ito kung nabawa, let's say, nakapag-send kayo ng mga distress signals ng hindi naman sinasadya, kung paano po natin siyang properly ika-cancel. Nandito po yung mga DSA equipment procedures, yung pagpapadala ng testing ng MFHF sa mga MRCC stations para matesting mo yung equipment mo, or kung may emergency, paano mo sila kukontakin, nandito yun. Search and rescue guidelines, nandito rin po. SART and EPIRB, tungkol sa SART or search and rescue radar transponder, or yung EPIRB, yung emergency positioning indicating and radio beacon, nandito po. Mga coastal navigational warnings, nandito rin po. So ito ay isa sa mga libro na madalas nating bubuksan, kasi mga tungkol sa mga distress or mga global maritime distress system, yan, nandiyan po ito na libro na ito. So pag binuksan po natin ito, marami po talaga tayong informasyon na makukuha dito sa mga pagtitesting natin ng mga equipment. Ayan, dito po halos lahat yan. Katulad yung pagpapadala nga ng MFHF. So madalas ito sa mga opisyal, madalas alam na natin ito eh. Ayan, guidelines on distress, on distress alerts. Ayan, meron mga ganyan, diba? So napakadami pong informasyon tungkol sa mga search and radio radar transponder or sa SART. Ayan. So isa pa. So ito, itong libro na to, tungkol to sa GNDSS. So napakadami informasyon ang madalas ating magamit dito. Ito po. At ang huling-huli po na libro, ito po ay ang NP286. So, meron po itong 8 volume. Yan, 8 volume. Bakit? Kasi, hinati-hati po yan. So, ganun din po. Tignan lang din po natin sa likod kung nasaan lugar tayo. Let's say, kunyari, nasa Pilipinas tayo. Yan. Kung nasa Pilipinas tayo, nandito ka sa portion na yan, anong libro yung kailangan mong kunin? O anong part ng libro? Kasi diba 286 naman lahat yan, so hinati yan sa 8. O, ang part na kailangan natin kunin is 286 part 4. Diba? So kung pupunta ka naman kunyari ng US, o ayun, NP28065 ang kailangan mong kunin. So, conforme po sa locality ng pupuksan mo. So, ano po ba ang laman nito? Yan, yung 286. Yung 286 po, ang laman yan po ay mga pilot service, vessel traffic, and port operations. Yan. Napaka-importante din po nito. Kasi bakit? Dito po yung libro na sinasabi ko sa inyo na makikita natin yung mga information tungkol sa pilot services, kung nasa ang, ano po yung posisyon niya ng mga pilot services, mga vessel traffic, mga VTS, so mga reporting area pag approach ka po ng let's say ng mga lugar na pupuntahan nyo, kunyari sa VTS, kunyari ng Pilipinas, so yan. Kunyari pupunta ka ng US, mga VTS sa US, yung mga reporting station na tatawag natin. At isa pa, yung mga reporting ng mga AMBER, JAS rep, ayan, mga CHIL rep, so yan, nandito po lahat yun, dito sa volume na to. So ito po yung information, tsaka yung mga procedures kung paano po tayo magre-report sa kanila, nandito rin po yun. Subukan po nating hanapin, kunyari ah, so ito ay 86, so sa Japan, ito po ay volume 286 volume 6. Kunyari hanapin po natin, ito po ay cover nito is Japan. Sige, hanapin po natin kunyari yung Tokyo, Japan. Sa Tokyo. So kung yung makikita niyo po, ayan, Tokyo. Yung makikita niyo per se information po yung pilot, yung contact details ng pilot, ayan, yung procedures ng reporting, kung ano yung mga kailangan nilang i-provide ng mga barko para sa reporting. Ayan. So ito po yung approaches sa Tokyo. Ayan. So nakikita niyo po yung mga pilot stations, ayan po. So ito po yung dadaanan ng barko papasok ka diyan, para maka-approach ka sa harbor ng Tokyo. Ayan. Pati yung mga reportings nandito po. So isa po ito sa mga napaka-importante na mag-approach po tayo, kasi siyempre, di ba, mismo may mapupuntahan po tayong bansa na hindi natin alam kung ano yung ma-approach natin doon. So ito yung mga isang impormasyon na makakatulong po sa atin kung sino yung kailangan nating tawagan na BTS, kung anong channel sila dapat i-contactin. Ayan. So ito po yung gamit na. So
Eto na po. Bibigay ko na po sa inyo yung way, yung discard, yung personal na discard ko po. Paano ko kinabisado yung ano, anim na volume ng MP 280, yung 280 plus, di ba? May 1-6 yan eh. Yung Admiralty list of radio signals, paano ko kinabisado yun? So, unang-una, merong kang apat na libro na madalas mo lang talagang ginagamit. Ito yung MP 282, yung 282, MP 283, MP 285, at MP 286. Yan, yan yung madalas na ginagamit natin. Bakit? Para po matandaan natin yung libro na apat na yun. Kasi yung dalawa kasi na hindi masyadong ginagamit yan eh, yung 284 at saka yung 281, hindi masyadong ginagamit. Pero itong apat na libro na to, para mabilis po natin matandaan, kasi anim po siya, so eliminate po natin yung 284 tsaka 281 kasi hindi naman natin siyang ginagamit. So paano po natin matatandaan? Tandaan po natin na pag ang hinahanap po natin ay informasyon tungkol sa time, no? Sa time, tandaan po natin yung letter T, di ba, time? So ang time po, ang kailangan mong hanapin na libro is tungkol sa time. Pag time ang hinahanap mo, ang kailangan mong buksan na NP is 282. Time, T, or 2. Ayan. Pag tungkol sa time ang hinahanap mo, ang hahanap, ang bubuksan mong libro, NP 282. 2 is equal to time. Ayan. Okay. Pag ang hinahanap mo naman itungkol sa mga weather, so baliktarin lang po natin yung weather, yung weather, tungkol sa weather informations, katulad ng pagpapadala ng mga ay pagbubukas ng facsimile, kasi madalas nga po natin ginagamit 'yan para matandaan natin yung weather. W nag-start siya sa na letter sa kanya. So igilid lang po natin, ang hinahanap po natin is 3. So MP 283. So ulitin po natin, pagka time 2, pagka weather, baliktarin natin yung weather, gawin natin 3. Ayan, magiging 3. So, weather is 3. So, ano pa? Yung word na GMDSS. Pagka hinahanap natin related sa mga GMDSS, ang hanapin nating libro ay ang NP 285. Okay? Kasi GMDSS. So, 5. GMDSS. So, pag may mga information kang hinahanap sa kanyari sa mga tungkol sa SART or sa mga pagpapadala ng mga canceling ng distress signal, pagka-testing ng mga immersat natin na equipment, so napapaloob yan sa GMDSS, di ba? So GMDSS. So anong kailangan natin buksan? NP 285. Yan, so, tapos yung huling-huli naman, pag ang information naman ang hinahanap natin ay tungkol sa pilots, no? Yung word na pilots, kasi mga information tungkol sa pilots or sa mga approaching ng mga bansa, yan, mga reporting, so tungkol lang sa pilots yan, no? Ang hanapin naman na po natin ay yan, pilot. Spell lang po natin yung pilots. So P-I-L-O-T-S. So ang kailangan po natin is 286. O, bahala na po kayong tumingin sa likod nun kung anong part siya. Kasi yung 286, meron pong part 1 hanggang part 8. Depende po yun sa lugar kung nasaan yung barko o yung lugar kung saan yung pupuntahan natin. So, pagkatungkol po sa pilots, 286 ang bumuksan po natin. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana nabigyan ko po kayo ng konting idea at diskarte. Paano po natin tatandaan yung librong napakadami at paano po natin siya makakabisado para maging mabilis po yung magiging trabaho natin sa barko. Maraming salamat. Thank you po sa panonood. At hiling ko lang po sa inyo na mag-subscribe po kayo sa aking channel at i-hit nyo po yung notification bell para ma-update po kayo lagi sa mga bagong i-upload po tungkol sa mga daily na trabaho ng seaman o kaya ka na patulad kong official. At isa pa,
nais ko lang sana hilingin sa inyo na sana huwag po nating i-download yung video, no? Panoorin po natin para makatulong po sa side ko na tumaas po yung aking running hours sa YouTube. At huwag po kayong makalimot na mag-subscribe. Yun lang po. Maraming salamat at sa susunod na aking vlog ko po ulit. Kita-kita po tayo. Thank you.